Kalaid sa ko nito nung mangyari. Patawag na lang po ako sa pangalang Pring. Kadalasan, alos alas 7 ang schedule ng klase ko. Kaya kahit alas 6 pa ako magising, ay hindi talaga kaya ng oras ko na makapaghanda pa ako ng almusal. Ang ginagawa ko na lang, maaga akong papasok. Pagkatapos, bumibili na lang ako ng siomay rice pagkatapos ng first period namin. Ganon din naman yung ginagawa ng iba kong mga classmate. Kaya marami kaming sabay-sabay na kumakain. Kasi ilang oras lang bago yung sumunod na klase. Kilala na nga po ako ni Kuya Bong, yung nagtitinda ng siomay rice. Dahil nakakabiroan na rin namin at kuminsan, dinadagdagan pa ni Kuya Bong ng isang siomay tapos rice. Sulit na sulit talaga. Bukod sa friendly budget na, ang laki pa ng itinitipid namin. Ang bait pa nung nagtitinda. First period namin noon ay kumakalam na talaga ang sikmura ko at gustong gusto ko nang kumain. Nakailang dungaw nga ako sa bintana at tinatanaw kung nandun na ba si Kuya Bong. Nung nakita ko na yung sasakyan niya, ay hinintay ko na lang na matapos yung announcement ng teacher namin. Kinalabit ko yung katabi ko, ang sabi ko, siomay rice kami pagkatapos ng klase. Tumango naman siya, tapos bumalik ulit yung tingin ko kay Kuya Bong. Doon ko na lang napansin na parang ang dungis ng suot niya. Tapos may malaking galo siya sa braso niya. Sinika ko ulit yung katabi ko, ang sabi ko, tingnan mo si Kuya Bong oh. Bakit kaya may mga galo siya? Nung kaming dalawa na ang titingin, ay bigla namang nawala si Kuya Bong, pati yung sasakyan niyang gamit sa pagbibenta. Lumingali nga lang ako kasi baka ika ko lumipat ng pwesto. Pero hindi ko na talaga nakita pa. Nanghinayang pa ako kasi baka lumipat na ng ibang building. Iniikot niya kasi yung buong university. Ilang minuto lang pagkatapos ng usapan namin ng katabi ko, ay biglang nagsalita yung classmates ko na aksidente daw si Kuya Bong malapit sa tapat ng school namin. Yung mga siomay at kanin daw ay nandun pa daw at nagkalat pa sa kalsada. Grabe po. Nagkatinginan kaming dalawa ng katabi ko. Kinilabutan kami pareho kasi kasasabi ko lang sa kanya na nakita ko si Kuya Bong. Nakakalungkot kasi dahil nabalitaan na rin namin na binawian ng buhay si Kuya Bong. Yung katabi ko na yon ang nagkwento sa iba pang classmates ko na nakita ko pa si Kuya Bong kani-kanina lang. Gulat kaming lahat. Naawa din kami sa pamilya ni Kuya Bong kasi sila lang talaga ang bukang bibig niya sa tuwing nagbibenta siya. Huwag daw namin siyang gayahin dahil nag-drop out daw siya nung high school siya. Kaya sa pagbibenta daw ng siomay ang uwi niya. Hindi ko rin makalimutan na nakita ko pa si Kuya Bong bago ko pa malaman na wala na pala siya. Meron namang mga pumalit na nagbibenta ng siomay rice, pero para sa amin, wala talagang makakapantay kay Kuya Bong. Kung nasan man siya naroon, sana'y payapang kaluluwa niya. Hello po, ako po si Kit Kat ng Pangasinan. Kamakailan lang ay nakausap ko yung mga dati kong classmates noong grade 10 ako at nag-aya silang mag-swimming outing. Itinuloy naman namin yung palaging palyado sa reunion. Napag-usapan din namin na yung mga nakakatwang memories namin noong high school. Tapos biglang naalala namin yung nakakatakot na experience namin sa classroom namin. May teacher kami noon na nagpa-project na gumawa kami ng radio drama. Hinati-hati kami sa grupo. Yung grupo namin, yun ang napili naming kwento, a love story. Sinubukan namin nung una na mag-record sa labas. Pero rinig talaga yung mga ingay. Kaya ang teknik na naisip namin ay mag-record kami doon sa loob ng CR ng classroom para may echo effect na din. Magre-record na kami at pakikinggan agad kung maayos ba. Isa ako sa nagboboses na bida sa kwento namin. Dalawa lang kami sa loob ng CR. Ako at yung tagahawak ng phone na siyang nagre-record.
Habang nagbabasa ako ay sobrang tahimik namin. Wala kaming naririnig na ibang ingay, kaya alam namin na maayos yung pagkakarecord. Marami-rami na rin kaming narecord na linya. Pinakinggan namin agad at wala namang problema. Pero noong nasa last part na, nang i-play namin, nandoon pa rin kami sa CR noon. Habang pinapakinggan naming dalawa, ay kinilabutan kami. Dahil may sumasabay na boses sa pagsasalita ko doon sa record. Naramdaman ko talaga na tumayo yung balahibo ko sa batok. Lumabas tuloy kami nang wala sa oras. Nagulat pa yung leader namin dahil ba't daw tumatakbo kami tapos tumitili pa. E di ayun na nga. Plinay ko sa kanila yung record namin at pati sila kinilabutan. Dinig na dinig nila na may sumasabay sa boses. Hindi lang malinaw sa record kung ano yung mismong sinasabi. Kasi alam nyo yung parang choppy, pero rinig mong may nagsasalita. Noon pa man ay may iba na rin mga kwentong classmates ko tungkol sa multo raw sa CR na yon. Minsan daw ay may naririnig na bumubulong sa'yo, pero halos mag-i-end na yung school year, wala talaga akong experience doon. Pwera lang doon sa ginawa naming project. Yung naka-assign na editor namin ay natakot na i-edit yun. Kaya dinilit namin yung file at baka raw kasi sundan kami. Nag-usap-usap na din kaming grupo na sa bahay na lang ng leader namin magre-record. Biray po ang ipangalan nyo sa akin. Ang tagal na din po nang nangyari noong sophomore ako ng high school. Hindi ko alam kung bakit usong-uso sa mga school yung sirang pinto ng public CR. Yung tipong kailangan mong may kasama para may tagahawak ng pinto kung magsi-CR ka. Nakakakaba talaga yung tipong nasa loob ka tapos hindi mo alam, biglang may papasok, hindi ba? Kalagitnaan na ng klase namin noon. Hindi ko talaga mapigil ang tawag ng kalikasan. Hindi ko na naaya yung kaibigan ko na samahan ako. Kasi sa amin, one at a time lang ang pwedeng lumabas. Kapag bumalik na yung isa, saka pa lang pwedeng lumabas yung isa. Lumabas na ako at hindi ko na naisip na walang hahawak ng pinto. Wala na akong pake. Kasi hindi ko na nga talaga mapigil. Pumasok agad ako sa CR. May dalawang timba naman doon. Ang ginawa ko, hinarang ko yung isang timba sa pinto para pag may nagbukas sa labas ay hindi agad mabubuksan. Binuksan ko rin yung gripo para malaman na may tao sa loob. Pagkatapos kong umihi ay lumuwag yung pakiramdam ko. Pero pag alis ko ng timbang nakaharang, hindi ko mabuksan yung pinto na para bang nalak ako. Hindi naman pwedeng mangyari yun kasi sira nga yung lock ng pinto. Maluwag siya at imposibleng mangyari unless may nantrip sa akin noon na ibang estudyante. Nung una'y kalmado pa ako, nagsasalita pa nga ako. Kung sino mang nantrip dyan sa akin, hindi nakakatuwa. Pero wala akong narinig na kahit anong tunog mula sa labas. Kinalabog ko na yung pinto at doon na ako nataranta ng ilang minuto. Dahil hindi ko na yun mabuksan. Umiiyak na ako sa loob at sumisigaw in case na may makarinig sa akin. Nakapagtataka kasi, sarang-sara talaga yung pinto. Natigil ako sa pag-iyak nang may narinig akong kumatok sa pinto at bumukas. Bumungad sa akin yung tatlong estudyante. Tapos tinatanong ako kung okay lang ba ako kasi nakita daw nila yung lakas ng kalabog ng CR. Napaiyak na ako, lalo na nang malaman kong wala naman daw ibang tao sa labas ng pinto. Wala naman daw humahawak nun. Nakakapagtaka nga raw na hindi ko mabuksan kasi isang tulak lang nila ay nabuksan na. Kung hindi pumulto yung nantrip sa akin noong araw na yon, ay hindi ko talaga alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero pagkatapos ng experience ko na yon, narinig ko na hindi lang pala sa akin nangyari yon. Pati din po sa ibang estudyante na mag-isang pumupunta ron. Akala din daw nila ay may nantitrip. Pero buti na lang daw
ay palaging may dumadaan na tao. Ang mas masaklap daw kasi ay yung isang nakaranas nun. Uwian na nang pumunta sa CR. Halos wala ng mga estudyante. Magdidilim na rin at wala pa namang ilaw sa CR na yun. Nalak din daw na mag-isa. Mabuti na lang daw at may isa pang teacher na dumaan doon. Nakita raw na may kumakalampag ng malakas sa CR. Itinulak daw ng teacher at nakapagtataka na mabilis naman daw nabuksan yung pinto. Tinatawag na nga ng mga estudyante yun na haunted CR. Tapos madalas ay iniiwasan na namin. Magandang araw, Kapasta. Ako si Harleen ng Occidental Mindoro. Ibabahagi ko lang sa inyo itong nangyari sa lugar namin noon. Bahala na kayo kung sinong maniniwala. Sa amin kasi, halos dikit-dikit yung bahay namin. Ang humahati lang sa lupa namin at ng kapitbahay ay yung mga tanim ng mga halaman. Yung kapitbahay namin, matagal nang pinaghihinalaan na may lahing aswang araw. Hindi ko alam noon kung anong basihan nila, pero napapansin daw na madalas na maglangis yung balat ng matanda. Yung matanda naman ay may anak siyang dalaga na hindi palalabas ng bahay. Minsan lang siya lumabas at makita ng mga kapitbahay. Nagkaroon din ng chismis sa lugar namin na hindi daw lumalabas yung dalaga. Bakit daw nabuntis? Totoo nga naman, kasi niwala kaming nakikitang bumibisita na lalaki sa bahay nila. Hindi ko rin noon nakita na umaalis ng bahay. Kaya nakapagtataka na nakita na lang namin na ang bilis tumaki ng tiyan. Parang ilang araw lang noon ang nakita ko yung babae na maliit pang tiyan. Pero nagulat kami kasi biglang lumobo yun. Ang paliwanag naman na ikinikwento ng nanay ay tumataba lang daw yung anak niya. Halos kaedad ko lang din yung babae. 15 anyos pa lang. Kaya laman talaga siya ng kwento ng matatanda sa amin. Pagkaraan ng ilang buwan, mga 3 buwan lang ata, nakita kong lumabas yung babae na may bitbit siyang nakabalot sa puting lampin. Nasa likod kasi ako ng bakod namin. Nagwawalis nang makita ko siyang naghuhukay. Hindi ako nagkakamali, mga Kapasta, kasi nakita ko talagang nakausli yung maliit na paa doon sa nakabalot na lampin. Kaya sigurado ako na sanggol yun. Saka pansin ko rin na medyo umimpis yung tiyan ng babae. Sinabi ko agad kila mama yung nakita ko. Tama nga raw ang hinala nila na buntis nga yung babae. Hindi lang yun ang nakapagtataka dahil ang bilis naman daw manganak. Doon na naman kami nagsuspetsa na baka hindi ordinaryong tao yung kapitbahay namin. Lalo na't isang hapon, mga Kapasta, nakita ko talagang mula sa bakura namin, nakita ko na may naglalakad na sanggol at nakatalikod sa akin. Magtataka talaga kayo dahil ang liit-liit pa pero ang galing ng maglakad. Lumingon yung bata na parang naramdaman niya na nakatitig ako. Grabe ang naging gulat ko dahil sobrang matanda na yung itsura nung sanggol. Parang tiyanak ba? Alam niyo yung itsura na puro kulubot na yung balat ng bata. Tapos may mga ipin na. Napatakbo tuloy ako kahit hindi ko pa tapos hanguin lahat ng sampay namin. Hindi ko muna yun sinabi kila mama. Nagtaka lang sila kung bakit ayaw ko nang tumambay sa likod namin. Alam kong hindi ako namamanikmata lang. Alam ko yung nakita ko. Hindi ko din naman akalain na may ganun pala. Wala akong napagsabihan. Pero yung isa pang kapitbahay namin, yun naman ang nagkwento. Nakita daw nito na tumatakbo yung sanggol palabas ng bahay ng babae. Gabing-gabi na daw nun, kaya hindi nakita yung itsura ng sanggol. Ngayon po, ay wala na kami sa lugar na yun. Ang tagal na rin naming lumipat, gawa ng kung saan nagtatrabaho ang tatay ko, ay doon po kami naninirahan.
Year 2016 po ito nangyari, kaya matagal na din. Yasmin na lang po ang itawag niyo sa akin. Nagkayayaan na mag-inuman sa bahay ng tropa namin noon at doon na rin kami matulog. Biglaan lang po yung yaya kasi alas 8 na po sila nag-text sa amin. Pero dahil 15 minutos lang naman yung layo ng bahay ng tropa namin, ay tumuloy na kami. Sakay kami ng tricycle na itinakas lang ng isang kasama namin sa papa niya. Ako sa loob ng tricycle, kasama yung isang kaibigan namin, tapos yung driver at may angkas pang isa sa likod. Ang nakakatakot lang ay pag magdadrive ng gabi, walang mga street light, lalo na sa gawing lugar nila na puro mga bukid. Kaya naman nananakot pang isang kasama namin na nagdadrive. Imbis na bilisan, ay binagalan niya pa yung takbo para daw matakot kami. Ang alam ko ay ilang minuto lang ay nandun na kami sa bahay ng tropa namin. Pero habang nandoon kami sa gawing bukid, ay nakarinig kami ng matinis na iyak ng bata. Ang unang sumagi sa isip ko ay baka may naiwang baby doon sa bukid. Kasi uso sa amin yun noon, yung mga dalagang nagbubuntis, pagkapanganak, ay basta na lang iniiwan doon sa bukid. Uminto kami para tingnan, kasi palakas ng palakas. Parang iyak talaga ng baby. Nakonsensya naman kami na umalis kasi baka sanggol nga. Bumaba kami lahat at naiwan lang yung kasama namin na nagmamaneho. Inispata namin yung bukid pero hindi namin makita yung sanggol. Nakaramdam kami ng kilabot. Iba na talaga yung kilabot na nararamdaman namin nang lumakas pa yung iyak ng bata. Yung tunog na hindi normal. Yung iyak ng bata tapos parang hindi lang isang baby yung umiiyak. Sabay-sabay na sila. Kaya nagkatinginan kami, saka nagsiunahan ng pumasok sa tricycle at pinaharurot ng kasama namin ang sasakyan. Alam namin na hindi normal yung nangyayari na yun at mas lalong hindi galing sa sanggol yung narinig naming iyak. Lumingon pa ako sa likod para tingnan. Kasi may butas yung likod ng tricycle nila. Paglingon ko, nagulat ako. May mga batang mabilis na tumatakbo at sinusubukan kaming habulin. Maliit lang yung bata, pero nakakatakot yung itsura niya. Kasi yung pusod niya parang hindi naputol at sumasayad pa sa kalsada. Sobrang bilis ng takbo na parang maaabutan na kami. Itinuro ko pa yun sa mga kasama ko na may humahabol sa amin. Muntikan pa kaming maaksidente dahil sa nangyari. Kasi napabilis pala lalo yung takbo ng tricycle. Pero buti na lang talaga at nakaligtas pa kami. Ang nakakatakot pa, ang 15 minutes lang na layo ng bahay ng tropa namin ay inabot ng isang oras bago kami nakarating doon. Para bang sobrang haba ng bukid na dinaanan namin. Napunta kami sa bako-bakong daan at hindi na din namin namalayan na isang oras na pala kaming bumabiyahe. Hindi namin alam kung paano nangyari yun kasi mukhang imposible talaga. Hindi namin maipaliwanag ng maayos kung ano yung nakita namin, kung multo ba yun o tiyanak. Lalo na tang sabi ng tropa namin ay doon daw mismong sa bukid na yun na maraming naiiwan na sanggol doon tapos nakikita na lang na wala ng buhay. Marami din ang naaksidente sa gawin na yun, kaya buti na lang daw, maayos pa kaming nakarating. Sabi ng ibang residente, tiyanak daw. Pero sabi naman ng iba, kaluluwa daw yun ng mga inabandonang bata.